Idol, si Jill Kamangeg. Humihingi po siya ng tulong, Idol. Tungkol nga po sa pagkawala ng kanyang kapatid na babae. Noong February 18, nagpaalam lang daw po ito, Idol, na pupunta ng Tuguegarao hanggang sa hindi na po. Just in case may makita dito kay Master Sergeant Jovelyn Kamangeg, agad-agad may pag-ugnayan sa mga otoridad o sa atin. Ayan po, si Sargento Jovelyn Kamangeg. Siya po yung nawawala. Pupunta na sa Tuguegarao and then lumahaw na parang bula, Feb 18 pa. Okay, missing na po siya. Pero meron mga haka-haka. May mga nag-text daw po sa kamag-anak at sinasabing may kinalaman ang isa pong mataas na opisyal sa PNP. So may natagpuan bangkay doon sa isang lugar na sinasabi nitong informant na nagte-text sa mga kamag-anak. Opo. Ibang bangkay daw. Ibang bangkay yon. Sir Jill, kapatid po kayo. Opo, opo, sir. May mga nagte-text sa inyo at ang sinasabi, may kinalaman po ang isang mataas na opisyal dyan sa PNP, sa inyong lugar. Parang ganun po. Pero yung kapatid nyo po, bago siya mawala, mag-missing, walang mga nabanggit sa inyo, malang mga nakwento sa inyo na may mga kagalit siya, may mga nagbabanta sa kanya, etc. Wala naman po na sinasabi na. Meron ho ba siyang boyfriend? Ay, hindi ko po alam, sir. Kung ano po yung kanya. Sandali po, ano, ito si Major Reynaldo Viernes, Chief of Police ng Lasam, Cagayan. Major! Sir, opo! Opo. Meron daw po. Magandang hapon. Meron daw po kayong CCTV? Opo, sir. Opo. Kaso lang po, yun po ang review namin dahil yung structure lang po, hindi natin ma-certain po kung may kasama siya nakasakay po sa loob. Saan po yung CCTV? Saan kuha? Nakuha po sa barangay po ng ano, ng dito po sa Cagayan. Sir, barangay po ng ano po, sir, Solana. Sir Jill, yung kapatid nyo nung umalis, nagpapaalam lang pupunta sa Tuguegarao, hindi ba sinabi kung saan sa Tuguegarao? At wala ba itong kasintahan o boardmate or anything, Sir Jill? Ay. Mukhang walang gusto magsalita, pati mga kamag-anak. Colonel Ariel Kilang, Provincial Director ng Cagayan. Colonel. Apo. Magandang hapon po, Colonel Kilang. Colonel Kilang, kilala niyo po si Sargento Kamangeg? Ay, opo. Kilala, tao po natin yan. Opo. Ano pong pagkakilala niyo po sa kanya? Mabait naman po yan. Magaling. Marunong po. Opo. Sa pagkakalam niyo po, may boyfriend ho ba ito? Wala po eh. Wala? Hindi ko pa po alam. Pasensya na, Colonel, diretsuhan na po ito, Colonel. Pasensya na, mawalang galan po sa inyo, Colonel. May mga text kasi yung natanggap itong mga kamag-anak na inuugnay po kayo sa kanyang pagkakawala. Ay, hindi po. Nakayura po, Colonel, ay karelasyon po nitong si Sargento. Ay, hindi po. Hindi ko po nakarelasyon po yan. Pasensya na po. Colonel, I'll make it short. Okay ba sa inyo, Colonel? Pupunta kami dyan. Meron kami high-tech na polygraph test. Opo. Sige po. Wala akong problema po. Ay, salamat. Sige, Colonel, pupunta kami dyan, Colonel, para matapos na, Colonel. Sige, we'll be there, Colonel, next week. Magdadala po kami ng high-tech na polygraph test para maklear po yung pangalan nyo, kahit papaano. Pero, Colonel, sa ngayon, ano pong nangyari po sa ginagawa niyong investigation? So far po, ano pong mga lead meron kayo? Tuloy-tuloy naman po yung investigation natin. Marami tayong mga action statement na ginawa. In fact, ang chief of police natin ngayon ay kasalukuyang binibrief yung pamilya ng Master Sergeant Kamangeg po. Opo. Pero Colonel, it's unfair ano, na dinadawit po yung pangalan nyo. Hindi, totoo talaga, it's unfair. Wala namang ebidensya. Puro text-text lang. Pero bakit po, Colonel, ano po mensahe nyo dito sa nag-uugnay sa inyo na wala namang ebidensya? Ano po sa palagay nyo, bakit kayo inuugnay, Colonel, sir? Ay, hindi ko po alam kasi po wala po talaga any form of relationship aside from pagiging tao ko po siya. Tao niyo po ito, directly she reports to you. Ano po yung katungkulan niya po sa inyo pong tanggapan, sa inyo pong organisasyon? What is her position? Nung ako po ay chief of police ng Ilagan po, 1 year and 1 month, yun lang po, siya po yung WCPD officer or JGAD, ganun, basta sa in terms of yung problema sa mga mag-asawa, gano'n, children, gano'n. Basta yun po yung inawakan niya. Ah, pag may mga problema sa mag-asawa, siya po yung may pinapahawak niyo. Anong tawag po doon sa department na yun, sir? WCPD and FDGAD. I think yung mga hawak niyo noong time ng si Hoge. Okay. Sa Ilagan po kayo nakasayin noon, sir? Isabela? Opo. Pagkatapos, sir, nung kayo po yung mapunta sa Cagayan, sumunod siya sa Cagayan din?
Bali, na-assign po ako ng, ano po, ng R2 po sa region. Okay. Muna, ng almost 1 year and 9 months po, if I'm not mistaken. Opo, pero nung siya po'y mag-missing, saan po siya naka-assign on, Colonel, sir? Sa Lasama Police Station po. Pero yung Lasam is under pa rin po ng jurisdiction nyo bilang PD? Kagayan din po, Lasam, Kagayan PD. Kagayan din. Pero at that time, Colonel, hindi na po kayo nakikita? Wala na kayong ugnayan as boss and ay, wala staff? Na po, wala na po. Oh, okay, okay. Again, ulitin ko, it's not really fair na iugnay si Colonel kasi wala naman tayong ebidensya, kasi malay natin baka ito lang te-text. Meron lang motibong para siraan si Colonel. Kaya nga maganda ito, si Colonel mismo nag-offer na magpalay detector test siya. Sige po, Colonel, salamat po. Babalikan po namin kayo next week, ha? Salamat po. Sige po. Magandang hapon po, Colonel Kilang, sir. Magandang hapon po. Major Viernes. Opo, sir. Opo, opo. Okay, pupunta kami dyan. Paki-assist lang po yung reporter namin. Maging yung pong sasama sa amin na gagawa ng polygraph. Opo, sir. Pasaan niyo po. Pasaan niyo po, sir. Thank you po, Major. Sir Jill. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, Sir Jill, gusto niyo pong sumama? Saan po ba ngayon kayo, Sir Jill? Ay, dito po sa Lasam, sir. Lasam. Ah, dyan sa Lasam. Okay, sige. Kayo pong hanapin namin sa pagpunta namin kay Colonel. Sasamahan po namin itong taga rito sa Mandaluyong, yung pong merong polygraph test na machine para at least voluntary, sabi ni Colonel, para i-polygraph si Colonel. Truth verifier ang tawag noon, and let's see what happens next. Okay? Okay, sir. Okay. So, wala kayong idea, Sir Jill? Wala naman po. Wala kayo mai-contribute sa investigasyon? Yung kwan lang po, yung pagsampa ng kaso ni Ading Joby doon sa asawa niya. Yung ate po nagsampa ng kaso kanino? Doon po sa ex-husband niya po. Sa ex-husband niya? Opo. Okay, sino po yung ex-husband niya? Nasa kwan po, ang naka-assign sa Pro 11. Dabaw po, Dabaw. Yung po ang kanyang ex? Opo, opo. May anak po itong si kapatid nyo? Meron po, sir, dalawa. Sino po ang tatay sa pagkakaalam nyo? Nandun naman po sa live birth niya, sir, Gerald Birong naman po yung... Yun po yung ex? Oo. Nandun po sa birth certificate yung pangalan kung sino tatay? Opo, sir, opo. Na-check nyo na po? Opo, natignan na po namin, sir. Yung dalawa pong anak? Yung bunso po? O, yung bunso, sir. Yung bunso po. At ang nakalagay po doon, ang tatay ay? Gerald Bukay Birongko. Okay. Para matapos na, para maganda to, malinis yung pangalan ni Colonel at mawala yung mga agam-agam at kung ano ng mga chismis against him, humahangaw kay Colonel na yung siya mismo magbo-volunteer. That way, maalis yung duda sa kanya, one way or the other. Okay? Sige. So, Sir Jill, babalikan namin kayo 1 week from now. By then, tapos na po yung polygraph test ni Colonel. I-announce po namin. Okay? Okay, sir. Okay. Magandang hapon po. Okay. Ganda. Thank you po sa inyong lahat. Dahil po sa inyo pong tiwala, lumalakas at lumalaki po ang ating programang Wanted sa Radyo. Kung wala po kayo, wala pong Wanted sa Radyo, wala pong Rafi Tulfo. At yung inyo pong pag-join sa ating samahan, RTIA, YouTube channel, malaking bagay po ito na nagiging daan upang yung mga kaso at problema na inilalapit po sa atin na bibigyan ng solusyon. Kumikilos po ang mga kinaukulan dahil nakita po nila yung puwersa natin, na hindi nila basta-basta pwede ma-disregard yung puwersa na meron po tayo. We have the power, we have the strength. In numbers, we have strength. Naobliga po silang umaksyon because they know na tayo po'y solid, buong-buo po tayo, na para kapag halimbawa hindi sila umaksyon, babalikan natin sila at meron silang kalalagyan sa numerong meron tayo. 19 million subscribers na po tayo. Saludo po ako sa inyo lahat. Salamat po. Mga kapatid, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, make sure po na pindutin niyo po yung bell button, select niyo po yung all para lagi po kayong nabibigyan ng notifications from Rafi Tulfo in Action YouTube channel.